Ang pagkakahuli sa grupo ni na dating Bayan Muna Party List Representative Satur Ocampo at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro nito Miyerkules sa Talaingod, Davao del Norte, gusto raw i-monitor ni Pangulong Duterte. Pero ang kanyang cabinet member na si Foreign Affairs Secretary Teddy Boy Locsin Jr. pumalag sa isinampang reklamo kay Ocampo na trafficking. Sa kanyang tweet, sinabi ni Secretary Locsin na hindi na raw siya mag-aatubuling kunin pa ang panig ng kabilang kampo. Kilala raw niya si Ocampo na kanila raw pinrotektahan sa Kongreso laban sa mga warrant of arrest. Bukod sa trafficking, inireklamo rin ang kidnapping at child abuse si Ocampo at Castro at iba pang miyembro ng tinaguriang Talaingod 18. Naglagak sila ng 1.4 million pesos na piyansa at nakalabas sa kulungan nitong weekend. Ang pulot dulo ng mga reklamo, ang pagbiyahe ni Ocampo kasama ang 14 na minor de edad na lumad ng walang permiso ng mga magulang. Sabi ng pulisya, may natanggap na ulat ang pulisya mula sa isang magulang na 5 linggo nang hindi umuwi ang kanyang anak. Pero ayon kay Ocampo, sinagip nila ang mga lumad matapos silang magpasoklolo dahil sa nagpapatuloy na military operation sa kanilang lugar. Nung dumating kami sa office ng salugpungan, mga sa 6 o'clock, dumating na yung balita na sinara na yung eskwela, pinalabas na yung mga estudyante sa mga teachers. Naglalakad sila sa highway, padilim na. Tapos nagkaroon ng communication yung mga teachers sa salugpungan, umihingi sila ng tulong. Giit naman ni Castro, hindi kailangan ng parental consent ang rescue mission dahil boarding school ang paaralan. Ang definition ng mga boarding school ay umpisa pa lang ng klase at the beginning of the school year, meron ng pinipirmahan yan. Ang parent at ang teacher, ang school agreement na yan na parang ang parental consent ay binibigay na ito doon sa mga guro. Kinumpirma ng isa sa mga guro sa lupungan at isa pang naaresto na humingi sila ng tulong kina Ocampo. Nataon daw na papunta ang grupo ni Ocampo sa paaralan para sa Solidarity Humanitarian Mission habang ginigiban ng Alamara para military group ang eskwelahan kahit naroon ang mga bata. Isinama raw nila ang mga bata na walang magulang sa Sitio Dulian kung nasaan ang Lumad School dahil inaalala nila ang kaligtasan ng mga ito. Inaalis po kami doon sa lugar, hindi na nga po kami pinakain, so nagtawag po kami ng tutulong sa amin na magsundo sa amin doon kasi gabi na po noon. Natatakot din po kami kasi hindi namin po namin kabisado yung daan. Nasa kusodiyan na ng DSWD Region 11 ang mga bata at sumasailalim sa counseling. Pero hindi pa ma-release kasi hingian pa sila ng assessment. So maghahanda pa ng home visit ang local social worker doon sa area nila. Desidido naman sina Ocampo at Castro na magsampa ng kontra-demanda. Ilan daw sa kanilang isasampa ay arbitrary detention, illegal arrest at graft and corrupt practices. Cecil Villarosa, GMA News.